Good morning mga meses. Ang gagawin natin ngayon ay maglalaba ng ring karting. Tuturo ko ngayon kung paano ang simpleng paglalaba ng kortina nyo. Babasahin nyo muna, first step, babasahin nyo muna ang kortina. Pag nabasa na, yan ito, lalagay nyo na siya sa washing machine. Ayan ang ating ring. Tapos, ilagay ninyo hanggang number 5 lang. Hanggang number 5 lang. Nakikita nyo, malikabok na agad yung alikabok ng kortina. Ganyan siya, kaalikabok. Hanggang 5 lang yan. Yan. After nating malaban sa washing machine, ito na. Dalawa natin ang isa. Dalawa. Pandalawang banlaw na. Tapos, ito na yung pangatlong banlaw. Pagkatapos nyan, ilalagay na natin ito sa dryer. Pagkatapos nating mabanlawan ang kortina ng tatlong banlaw, lalagay na natin ito sa dryer. Yan, madali lang. I-dryer lang natin siya ng hanggang 10. Depende sa inyong washing machine. Ito, i-dryer ko na lang ng hanggang, yung iba kasi may 10 dito sa amin, hanggang 4 or hanggang 5, to yung tuyo na yan. Tuturo ko naman ngayon kung paano ko nilalabhan ang mga kortinang maninipis. Yung mga kortinang maninipis, hindi na siya kailangang i-washing. Kailangan lang ibabad ng 2 hanggang 3 oras para matanggal yung nakadikit na dumi. Ito, nababad ko na ng 2 oras ito, yung mga ring karting. Yung ganitong klase ng karting na boil, yan, boil karting yan. Hindi na siya lalaban sa washing. Yun namang isa kong tela na gaya nito. Yung linen, yan, linen karting. Tingnan mo yung tela niya. Yan, ganyan siya kanipis. Hindi na rin kailangang ilagay sa washing machine. After mababad ng 2 hours, ilipat na siya sa malinis na tubig para mabanlawan. Yan, nilagay na doon. Mga hanggang 3 banlaw lang. Yan ang pinakamadaling paraan kung paano maglalaban ng kortina. Kahit hindi mo na siya kusutin, pigan mo na lang, tapos ilagay mo na siya sa batsa na pagbabanlawan mo. Kasi kaya hindi na kailangang i-washing, syempre ang organ sa linen and boil curtain ay mga delicate na tela. Kaya I suggest na hand wash lang ang gagawin. So yan, babanlawan na namin ng 3 banlaw. Una ito. Ito. Yan. Kailangan madami yung tubig. Madaming tubig. Gagawin namin siyang hanggang 3 banlaw. Yan. Yan yung unang banlaw. Tapos, ililipat na siya dito sa pangalawang banlaw. Okay lang. Magbabanlaw na tayo ng pangatlo. Mag-iipon na kami ng tubig para sa aming pangatlong pagbabanlaw. Ayan. Nandun pa lang kami sa unang pagbabanlaw. Ayan. Kailangan 3 banlaw para matanggal yung dumi. Ganyan lang, basta wag na lang siyang ilalagay sa washing machine. Ayan, pangalawang banlaw na po.
gagawin lang. Pag sa pangatlong banlaw, marinis na siya. Ano yung kailangan na? Ano yung kailangan na i-dryer? Ay, mali. Hindi na kailangan na i-washing pala. So, ito, tapos na yung pangatlong banlaw. Dito. After ma-dryer, ito, tuyo na yung ring curtain, no? Halos tuyo na siya. Pag-angat mo dito sa dryer, sampay na lang siguro ng konti para maanginan, para mabango ang ating nilagahan. Tuyo na siya. Turn in ng dryer, ganito na siya, oh. Tuyo na. Sampay na lang ng konti. Ito yung tuyo na halos yung kurtina ang nilabhan after na mailagay sa dryer. At yan ang aming madaling paraan ng paglalaba ng kurtina. Thank you for watching!